At isang magandang araw na naman pong muli sa ating lahat mga boss at welcome pong muli dito sa aking YouTube channel Rick Lawrence TV. Tayo pong muli ay nandito na naman para magbahagi ng isa na namang panibagong video. Dito sa video na ito mga boss ay ibahagi ko sa inyo yung tungkol sa fuel injector schematic wiring diagram. Pero bago ang lahat mga boss, kung kayo ay bago lang dito sa aking YouTube channel at di pa nakapag-subscribe, please pakisubscribe na at pakipindot na rin yung notification bell button para sa ganun ay lagi kayong updated sa mga bago kong upload na mga video. At pakipalon nyo na rin po yung aking Facebook page kung maaari. So ayan po mga boss, tara samahan nyo ako at sabay-sabay natin panoorin tong video na to. Pasok mga kaibigan! So ayan po mga boss, noong nakaraang video ay pinag-usapan natin yung tungkol sa starting system at doon binahagi ko sa inyo yung schematic wiring diagram. Ngayon naman po mga boss, ang pag-usapan natin dito ay itong tungkol sa fuel injector. So dito sa video na ito mga boss ay ibahagi ko sa inyo yung schematic wiring diagram ng fuel injector. At itong schematic wiring diagram na ibahagi ko sa inyo mga boss ay ito yung para sa Hyundai Elantra na 2012 model. At ang makina nito ay 1.6 engine. So ayan po mga boss, stay tuned lang kayo at sana panoorin nyo lang buo itong video ito hanggang dulo. At dito, ipaliwanag ko sa inyo kung paano nakakabit yung wiring connection sa bawat isang fuel injector. At hindi lang sa fuel injector, pati na rin yung iba pang mga component na kasama dito sa buong schematic wiring diagram ay i-explain ko sa inyo isa-isa. So ayan po mga boss, ating makikita ito yung buong schematic wiring diagram ng fuel injector. At bago ko ipaliwanag yung wiring connection ay sabihin ko muna sa inyo kung anong pwedeng trouble na maibigay nitong fuel injector. Itong fuel injector mga boss, alinman sa isa o dalawang fuel injector ang magkaroon ng failure or mag-fail ay pwedeng magkaroon ng misfiring yung makina. At isa rin sa dahilan na mayroong engine warning light na lalabas doon sa instrument cluster. So yan po, yan yung pwedeng trouble na maibigay nitong fuel injector. Ngayon po, una ay banggitin ko rin yung mga component na kasama dito sa buong schematic wiring diagram. So ayan, itong ating nakikita dito mga boss ay ito yung battery. Tapos ito yung engine room fuse box. At sa loob niyan ay nandyan yung kanyang 40 amperes na main fuse. Tapos nandito rin yung engine control relay. So ito yung engine control relay. Then mayroon ding pinakita dito yung fuel pump fuse at fuel pump relay. Tapos ito yung injector fuse. Then mayroon siyang dalawang fuse para sa ECM or engine control module. So ito yung isa at ito yung pangalawa. Then nandito naman yung fuel pump motor. Tapos ito yung ECM or engine control module. At pinakita rin dito yung mismong alternator at mayroon siyang alternator fuse. Tapos ito naman yung apat na injector. So ito yung injector number 1, injector number 2, injector number 3 at injector number 4. So yan po, ito yung mga component na kasama sa buong schematic wiring diagram. Ngayon po, yung wiring connection ating isa-isayin. Una ay ating alamin yung magiging power supply. So una ay dito tayo sa battery. So ito yung battery, ito yung negative terminal, naka body ground, at ito yung positive. So dito sa positive terminal ay dito manggagaling yung power supply na makakabit dito sa 40 amperes nitong main fuse sa input ng 40 amperes na fuse. Then yung output ng 40 amperes na fuse ay ito yung makakabit dito sa engine control relay which is at terminal 30 at terminal 85. Tapos naka-splice dito at nakakabit din dito sa input nitong fuel pump fuse. So yan. Then ito yung terminal 87 nitong engine control relay. So yung output at yung wiring connection naman yan makakabit dito sa input ng injector fuse sa fuse ng para sa ECM. Ito yung isa at ito yung pangalawa. Tapos yung output naman nitong injector fuse ayan ay nakakabit yan sa injector number 1, injector number 2, injector number 3 at injector number 4. So ayan ating makikita mga boss, nakakonekta siya lahat galing dito sa injector fuse. Tapos naka-splice din dito at nakakabit papunta dito sa terminal 85 nitong fuel pump relay. Tapos itong terminal 30 nitong fuel pump relay, yung power supply niyan ay manggagaling dito sa fuel pump fuse. So ayan. Then itong terminal 87, ito yung output at yung wiring connection naman yan makakabit dito sa fuel pump motor. Sa positive side ng fuel pump motor. Then yung kabilang terminal ay ito yung body ground. Tapos ito namang dalawang fuse
Yung output naman yan ay makakabit dito sa engine control module at nakakabit sa pin number 6 at yung isa ay sa pin number 5. So ito yung engine control relay on input. So ayan, ito yung mga power supply dito sa buong schematic wiring diagram. Ngayon naman po ay yung ground output na manggagaling dito sa ECM control module. So ayan, itong terminal 86 nitong fuel pump relay, ang ground control yan ay manggagaling dito sa ECM control module. So ayan, ating makikita mga boss, ito yung fuel pump relay control. So ang output na lalabas dito ay ground. Then ito namang para sa injector. So ito yung injector number 1, number 2 at number 3, saka yung number 4. Ito yung magiging injector control. So yung output control nito ay lahat dyan ground control. So ayan, tapos ito namang sa engine control relay, yung output naman yan nakakabit dito sa terminal 86 ay manggagaling pa rin yan dito sa ECM control module. So itong circuit na to ay ito yung engine control relay. So ang output din dito ay ground. So ayan, tapos dito rin mayroong nakakabit na PWM input, nakakabit sa terminal ng alternator. Tapos yung kabilang terminal ng alternator ay manggagaling dito sa alternator fuse. So ayan po mga boss, ito yung buong schematic wiring diagram ng fuel injector. Sana po itong video na to ay makatulong to sa inyo at mayroon kayong napulot na konting kalaman tungkol dito. Tips lang mga boss, itong fuel injector, kung sakaling magkaroon ng misfiring yung inyong makina, huwag nyong kalimutan na i-check yung circuit ng fuel injector. Isama nyo yung engine control relay, fuse at yung circuit mismo ng fuel injector. So ayan po mga boss, hanggang dito na lang yung video at maraming salamat ulit sa inyong panonood at muli po maraming salamat at hanggang sa muli, sana patuloy nyo pa rin akong suportahan at panoorin ang lahat ng video na aking magagawa. So bye bye at see you sa sunod pang mga video. Chuchuro.